shall they be forever, so that thou didst not lay these things to thy heart, neither didst remember the latter end of it. Therefore hear now this, thou that art given to pleasures, that dwellest carelessly, that sayest in thine heart, I am, and none else beside me. I shall not sit as a widow, neither shall I know the loss of children. But these two things shall come to thee in a moment, in one day, the loss of children and widowhood. They shall come upon thee in their perfection for the multitude of thy sorceries, and for the great abundance of thy enchantment. Sabay-sabay po tayo. Ready, go. For thou hast trusted in thy wickedness, thou hast said, none seeth me. Thy wisdom and thy knowledge, it hath perverted thee. And thou hast said in thine heart, I am, and none else beside me. Let's pray. Sorry. Another. Let's go. Let's pray. Lord, maraming salamat sa iyong mga salita. Again, we pray na kayo pong magpala sa aming pag-aaral ngayon. Maraming salamat sa mga kabalik, Panginoon, but especially ang aming objective ngayong umaga ay makita namin, Panginoon, ang halaga ng confidence and trust, Panginoon, sa inyo at kahit sa aming, Panginoon, maintindihan namin ito hindi dapat nawawala at sayang pag ito'y nawala, but pwede itong ibalik, Panginoon, at sa kanino kami dapat magtiwala. Nakita namin yan. As an example, ang Babylon, binasa namin, nagyabang sila ngayon, but later sila po ipaparusahan. As we all know, later yung Babylon na the beast system din po, Lord. I pray na maintindihan po namin ang mensahe ngayong umaga. Apply namin sa iyong buhay, Panginoon. Di ko magyabang, but confident kami nawa sa inyo, Panginoon, ginagawa sa inyong salita. Alam po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Magandang umaga po sa lahat. Title po nitong message natin ngayong umaga naman ay Positive Confidence and Trust. Positive Confidence and Trust. Sa Tagalog, hindi lang basta confidence kasi dapat positive. Okay? Then subtitle is Avoiding Shameful Situations. Sa likod na lang si ano, nakaka-distract dyan sa una. Kahit doon na lang. May imbim po ka pala, hindi ko nadala, sorry. Dami distraction. Bimpo, wala pa. Wala akong bimpo. Mantika ako eh. Kasi, okay lang. Okay, again. Subtitle nito is Avoiding Shameful Situations. Sa Tagalog, iniiwasan natin yung mga nakakahiyang sitwasyon. So, last week po ay medyo generic lalo, no? Avoiding evil, di ba? So, doon na lahat actually. Huwag nakikita mong masama, parang masama, iwasan mo na. Kung matalino ka, malayo pa lang. Ngayon naman, may mga bagay talagang nakakahiya eh, no? So, isa-isahin po natin to. And then, hindi natin gusto yung napapahiya tayo. Kaso minsan, gumagawa tayong bagay na nakakahiya talaga. Anong gusto mangyari? At dami natin matatouch dito kung matapos sa umaga ito ngayon. Pero, try natin. Okay, so again, as usual, sino dito yung napahiya na? Ito kayo kong mga isapan eh, kasi example na naman ako, di ba? Namanggit ko na ba sa iyo? Ang dami ko rin nakahiyang experience. Mimili na lang ako, ano kaya? Ang dami. Nawala yung isa. Nahiya ako. Ano ba? Isang naalala ko yung kasi dang bata po ako, ano ako, low blood. Low blood po ako. Eh, alam nyo na, pag umaga, di ba, may mga plug ceremony. Medyo napatagal, nainitan ako. Bigla akong hinimatay. Pag gising ko, ano nangyari? Nakakahiya ba yun? Medyo nakakahiya, di ba? Isang nangyari din sa akin sa... Salamat na lang ako, nag-CET nga ako. So, ang maganda doon, alam ko na yung feeling kung malapit ka ng himatayan. Ganun pala yun. So, medyo kinakapos ka na sa ininga, namumutla ka na, umupo ka na. Di ba? Kasi nangyari sa akin, talagang bigla na lang daw akong gumanon eh.
Then, ano pa ba na kayo sitwasyon? Yan, nakwento ko na sa inyo to dati, di ba? Grade 3 pa lang naman ako noon. Iloko-loko tong classmate ko. Eh, PE pa naman. Alam yung PE, di ba? Ano suot nung pag-PE? Wala akong belt, di ba? Iloko-loko tong ano. Hindi ako palaway noon eh. Kaya binigbigyan ko na. Hindi ko alam gagawin ko. Bigla na lang. Nasa harapan kami, bigla akong... Huwag yung gagawin yun, ha? Kung medyo ano, sinapa ko yun eh. Kaso... Parang bagong section kasi ako na nalagay ako sa mababang section. Naloko-loko yung mga estudyante. Siyempre, kita. Buti hindi naman nakakita lahat. Alam niyo na. Abrip naman ako. Kaya nakahiya, di ba? Sinao din eh. Kung sino man yun, minusumpa ko siya ngayon. Alaala ko tuloy. Sana malaglag sa tuloy ngayon. Anyway, grade 3 pala. Pero conscious na ako na, di ba? So, meron ba kayong ano? Nakakahiyang sitwasyon? Ano yung nakakahiyang sitwasyon? Madalas. Okay naman. Mabilis lang. Ano yung nakakahiya? Pag kumakanta, pumiyok. Diba? Yung madalas eh. Meron din sa amin gano'n. Dahil din ko siya misa, meron mga musical night tawag dyan eh. Minsan, yung friendly competition. Lalo na pag yung mga daming audience, diba? Hindi todo birin ka. Nako. Eh, lahat ngayon, naka-record na, di ba? So, di pa nga masyado na, ano pa yung nakakahiyang sitwasyon? Ano po? Ngayon, marami yun sa feed natin sa ano, di ba? Ewan ko ba yung MMA laging lumalabas sa ano ko? Yung ano doon, yung gawa ganyan-ganyan pa, MMA. Eh, not. So, nakakahiya, ano pa? Madalas yan, nakadadapan, nakahubuan, mga ganun. So, pero alam nyo ba sa buhay natin, meron din mga ganyan, di ba? Nag-usapan natin kanina, di ba? Yung mayabang ka ngayon, tapos napahiya ka, di ba? Ano yung mga pwede mangyari nga yan? Either bumagsakan ng ano, ano man yan, di ba? So, again, balance tayo dyan, ha? Tayo ay, hindi tayo yung tipong, sana hindi nyo unod ka na YouTube para lang makita mo yung lahat ng mga katatawanan. Huwag naman gano'n, kasi baka masanay ka na, lakas mo namang asal. Iba sa atin, baka sabihin mo pinagpala ka, tapos ang lakas mo asal, hindi naman maganda. No? Anyway, ngayong umaga po ay didil natin to, no? Kasi gusto natin magkaroon. Ang kabaliktaran ng pahiya is, so, nabagay natin mga example, ha? Patsinin natin yung mga definition muna tayo ng terms. Ano yung sabihin ng confidence? Pag ikaw napahiya, may confidence ka ba? Ay, depende sa'yo. Paano mo yun? I-handle, di ba? Ano, nadapa ka. Iba nga, kaya yung mga model, nadapa eh. Tayo agad, di ba? Sabi nila. Kasi parang makalimutan nila. Iba, gagawa pa ng ano, pag nadapa, push up, di ba? Oh, lakas oh, push up. Kaya madapa pala. Ah, ganun ba? Kung marunong kang i-handle yan, pwede mo yan mabaliktad. Okay? Yung ba? Pa-cute. Pag nagkamali, pa-cute. Yan, diyan mo gamitin yung pa-cute. Hindi yung laging puro pa-cute. A feeling of consciousness of one's powers or of reliance on one's circumstances. Ibig sabihin, kaya ko to. Alam ko, kaya ko to. Yan. Or faith or belief. Okay, basa nga. Hindi, sorry, yung pangalawa na. B. Faith or belief that one will act in a right, proper, or effective. Okay, yan. Very, ano, no? Yung alam natin, trust, belief, lagi natin pinag-aasahan. Ngayon naman, confidence. Ibig sabihin, sigurado. Hindi nga sigurado, pero alam ko, di ba, sa kaligtasan natin, alam ko, sigurado ako. Iligtas ako ng Panginoon. Kaya niya, gusto niya. Ano pala tayo sa kanya. So, pwede ganun. So, ganun din naman sa ibang bagay. Di ba, kaya ano pong maganda. Saan kayo madalas mahiya? Ano na ito? Damay-damay na ito. Iba kasi sa atin dito, mahiyain. Amen? Hindi naman tama. Dahil minsan, iba naman, sobrang mayabang. So, i-balance natin. Kaya again, ang title natin, positive confidence and trust. Yan po yan. Okay? So, sabi rin dito, kung may leader ka, nagtitiwala ako sa leader mo, di ba?
Kaya po sa every election, ganyan po yung mapansin sa balita. Yung mga ekonomista, oh, bagong presidente, magnanakaw ah. Ano sa palagay mo? Okay lang ba yun? Ano mangyayari ngayong taon? Na-interview yung mga marunong, huwag yun ako. Kaya sa nagko-comment sila doon. So tayo din, ano pa bang makaka-relate kayo? Mga bata. Nako, pinag-uusapan na naman yung K-12. Gustong tanggalin na naman. Ano naman yan? Ano yan? Yung C-80, takot na takot yung iba dyan. Hindi naman ganun katakot yung iba. Excited nga ako dyan. Alam nyo ba na ako nga, first year pa lang, required lang sa amin, isang taon lang. So, dapat fourth year ka sa programa ka, C-80. E, sobrang excited namin. First year pa lang, umasok na ako eh. Kasi nag-quit ako na kasi maraming dahilan. Hindi ko kinaya ba, parang pinano ako ng daddy ko nun eh. Hindi na ako pinatuloy. Anyway, tanong niya sa kanya. Pero, yun. So, ganun ako excited. Gusto ko yung challenge. So, anyway. Tayo napunta doon. Ito yung mga reliance on another's discretion. Nagtitiwala ka, confidence. Pero, more on ano yan eh. More on trust din. Okay? Titiwala ka. Malakas ang loob mo kasi alam mo nasa magandang kalagayan ka or something. Or kung sa nag-usapan naman ibang tao sa basketball, gano'n, di ba? Magkampihan pa lang yan. Ay, ito kakampi ko. Ito, magaling mag-rebound to. Makakuha tayong bola. Mga gano'n, may confidence ka. Or pag nag-practice ka, may confidence ka. So anyway, trust naman is magkadikit na magkadikit po yan eh. Yung confidence parang yung nararamdaman mo pag ikaw ay nakakatiyak. Yung trust naman, ito yung binibigay mo, di ba? Sa another person, tiwala. Assured reliance on the character, ability, strength, or truth of someone or something. Nakita niyo yung pagkakapareho? Okay. Ano, banggit na naman yung confidence. Okay na yan, trust. Shame naman, baliktad. Ano sabihin ng shame? Shame on you! Pinakanakal lalaki ngayon, bakla ka, shame on you. Mga ganun ba? Ano ba yan? Ha? Nahiya, no? A painful emotion caused by consciousness of guilt, shortcoming, or impropriety. Ibig sabihin, hindi tama yung ginawa mo, hindi bagay. Iba naman, masyad, mababaw ako natin, pangit ng suot mo, ganyan. Diba? Yung mga kayo, lalo kami ng bata kami, pag yun, nabibitin na kasi lumalaki na. Ay, bitin! Yun ang paksuhan sa amin dati. Eh ngayon, hindi na ano yan, uso na yan. Di ba? Sa amin, ganun, pag nabitin lang ng konti, lumabas lang yung ano. Asara na yun. Ano pa? So, ikaw ay nahihiya. The susceptibility to such emotion. Okay, yung kaninang binigay sa A, ay yung emotion. Yung pag ikaw naman ay susceptible, ibig sabihin, ikaw ay tinatablan. Yan, yung term sa atin. Pag tinatablan ka, parang ibig sabihin nun, shame din yun. Okay? Ano pa? Yan, condition or humiliating. Pag sinabi humiliate, napapahiya. Disgrace or disrepute. Pag reputed, uy, galing. Pag disrepute, nakakahiya. Okay? Okay na po yan. Ha? So, ashamed, ganun din, shame. Tingnan natin, ashamed. Live tayo, no? So, pag ashamed naman, ito yung naramdaman mo. Nung yung shame is yung emotion, yung ashamed, nararamdaman mo. Feeling of shame, guilt and disgrace. So, pareho lang. At meron pa isa kasi gusto kong dito sa ashamed. Eh. Ibig sabihin yan, ikaw ay hindi lang mapapahiya, wala dito, no? So, nakuha ko to sa context ng Bible, especially kung alam niyo Romans 6:23, ano yan? For the wages, sorry, Romans 10:13. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Tingnan natin. Shall be saved.
Pero may kaduksong yun eh. Yan, saan yung Ashim? Ito. Okay, so 11, okay? Sabi sa 11, for the scripture, whosoever shall believe on him shall not be ashamed. So pareho yun, no? Pag naligtas ka, hindi ka pahiya. Pag pahiya ka, hindi ka ligtas. Kaya sa kaligtasan, pag pinag-usapan, pag tumawag sa pangalan ng Panginoon, sabi na, naniwampalataya ka muna, ikaw ay maliligtas. Hindi ka mapapahiya. Okay? Gusto ko lang din banggitin yung ibang ano sa Romans 1 naman, 16, very famous. For I am not ashamed, the gospel of Christ, for the power of God and salvation, everyone that believe it, to the Jew first. And also to the Greek, so, lesson natin itong Romans, diba? Tinapos natin ito. So obviously, sa pag-share ng gospel, soul winning, minsan nahihiya kayo, di ba? Alam mo na yung entitlement ng ginagawa mo. Yung iba, pag nag-guilty sila, susubukan nila ipasa sa'yo yun. Ano mo usapan? Bible. Ikaw, may kasalanan ka ba? Ganyan din kanyan eh. Pero pag alam mo yung pinipreach mo, totoo, at yung intention mo, malinis, hindi ka nahihiya. Okay, nakita nyo yun? So, again, ang title natin, Positive Confidence, una kong gusto sabihin dyan is, may mga confidence na pinipeke. Okay? Bago tayo doon sa another term, no? Bago tayo sa mga bading ulit, no? So, nakakita lang pa yung baklang, ano? Maganda. Sino nakakita ang baklang maganda? Kailan lang mayroon itong nanalo? Walang baklang maganda! Iba kasi mga trans, di ba? Inaayusan nila. Pero still, pag nakita mo lalaki yun, husuka ka na eh. Kailan lang, basta pang may nanalo daw na trans na ganyan. Alam mo na, hindi mga believer yung mga nagko-comment. Pero iba, nasusuka. So, walang baklang maganda unless talagang halos plastic surgery na. Pero hindi pa rin eh. Magsalita yun. Sige nga, maganda. Di ba kaya nga pinatay, hindi ko sabi yung patay niya yun. Pero yung naalala ko yung anong isang Amerikano. Si Laude. Ha? Laude. Laude ba yun? Nakalimutan ko na. Basta may isang bakla dyan sa base militar ng Amerika dyan sa North, sa Pampanga, di ba? Eh, mga loko-loko din sila. Hindi ko sabi yung gayahin niya. Pero alam mo na, nagoyo, kala niya babae, lalaki pala. Pinatay niya, hindi niya natagalan eh. Nasuka. Eh paglasing ka daw, medyo malabong ano mo, kaso. So anyway, gusto ko sabihin doon is, pero yung alam nila pangit sila, di ba? Iba is pangit. Nagandahan ba kayo doon? Sige nga, lumayos na kayo dito kung nagandahan doon ha. Pero ba't ganun yung kanyang ano, projection, di ba? Yung tawag dyan eh. Pinoproject niya siya. Eh. Masaya. Ayokong gayahin, sorry. Eh, pinoproject niya. Maganda. Maganda ka na. So, yung tinatawag natin false confidence. I mean, pinoproject nila kasi sila yung masaya. Sila yung... Ano siya sabi niya? Lalaki ba? Hindi ko alam eh. Alam ko, nagbibiro din yun ng mga... Ano eh, talagang loko-loko eh. Na minsan lalaki siya, di ba? Yung mga napanood kasi akong ganun, ma. Nagkasalita siya ng lalaki. Nakaulo talaga yun. Anyway, hindi lahat ng confidence gusto natin. Amen? Hindi tayo namimeke. Kaya, ang title lagi natin, positive confidence, yun ang gusto natin. Yung tama, may pinanggagalingan ka, bakit ka confident. So, example ko na lang yung sarili ko, nakita si Pastor kayo lang, di ba? Totoo yun, pinapatotohanan niya. Kasi totoo talaga, mahihayin po ako. Kaya sabi niya, hindi ko inisip pa Pastor to eh. Hindi nga nagsasalita to eh. So parang napaka-unlikely sa isang ganun, katulad ni Joshua kumari. Ayan, maniniwala kang papasto dyan. Kunwari lang, isipin nyo lang, naiisip nyo ba? Parang hindi, di ba? Layo. Kasi nga, lalo ako nun, bulol-bulol ako nun eh. Ganun po ako nun, bata ako nyan. Ah, Stephen. Hindi makatapos ng isang sentence, dalawang sentence ng diretso. Ganun ako dati. Nasanay na lang ako kasi nga, ayun, pag pinapractice mo pala yan, natututunan din, okay? Including yung pagsasalita. So, gusto ko sabihin dito, ngayon, imagine yung preacher, pinepeke niya yung confidence niya, napakapangit, natotohanan supposedly yung pinepreach mo, tapos, pepekein mo, at may nakita tayong ganyan, lagi ko na kwento sa inyo yung sabi nga, 27 years ako, 29 years ako nagtulos sa, ano, di pag-usapan na natin gano'ng katalino, sagutin mo itong tanong ko, hindi, hindi mo maintindihan yan, bagsak yung confidence ko sa taong yun.
So, hindi ko na lang kinastigo, pero wala. Ibig sabihin, false confidence. Amen? Magkaka-confidence kapag nakikita mong yung pinaghuhugatan mo ng confidence ay matibay. Okay? And then, again, pasok doon naman yung soul winning dyan. Siguraduhin mo, ligtas ka. Siguraduhin mo yung message mo. Yan ang sinabi ng salita ng Diyos. Ba, hindi ka dapat mahiya. Amen? Amen. Next term is yung condemnation. Hindi natin matatapos to. Tingnan ko na lang. Sinong gutom na? Wala. Okay, sige. May basa dyan. Pag sinabing condemn is one synonym. Censure, pagalitan. Blame, sisihin. Okay? Number two, the act of judicially condemning. So again, sa ating justice system, tinatawag silang assume innocent until proven guilty, di ba? Kasi, ba't ka nagbibintang dyan? May patunayan ka ba? Ganyan. So, pero pag nagkaalaman na, dyan na yung mga ebidensya, and then nagusga na yung dapat magusga, yung judge, at talaga nakitang mali ka, either pakukulong ka or papalasahan ka, ang tawag doon condemnation. Magkasala ka, wala ka, magbayad ka, ano man yan. Yan po ang condemnation. So, mga sample lang po yung mga terms, no? But this time ay... Pag-usapan natin ngayong umaga, again, ang title natin is Positive Confidence and Trust. Paano tayo magkakaroon ng confidence at tiwala to sa kahit sino, ha? Gusto natin kasi ganun. Again, naintindihan ko minsan pag ako yung nagsalita, for example, dito, hindi ako sigurado sinasabi ko, ano nga ba yun? Ano, ayaw ko na makinig, di ba? Ba't ako makikinig sa'yo? Sayangin mo lang oras ko. So, obviously, kaya inaaral natin ito ng gusto para gusto yung makinig at i-take nyo kung ano yung narinig nyo. At hindi lang yun. Okay, ayaw nating mapahiya as in, di ba, sa mga tao at sa lalo sa Diyos. Okay? So, kaya labas muna yung mga unbeliever dito kasi wala yung ganong factor sa kanila. Kaya may tatlong points. Why and how to avoid shameful situations and have confidence on your side. Kung paano yan? So, again, umpunta rin sa trabaho, kung ano man yan. But especially sa pagiging pagkatao mo mismo, hindi mo gustong ikaw yung tao na ala ka na lang, ano, nagtatago lagi sa lungga mo. Hindi maganda yon. Kaya naalala ko na naman, kwento ko na naman, ha, nung ako'y bata-bata, wala masyado sa akin nagsabi pogi ako kasi baka hindi talaga. Pero hihiyain din ako, kaya hindi na mayabang. Anyway, nung bandang high school na, may mga nakakapansin sa akin. Maniniwala ba kayo? Hindi, huwag ko ngayon nyo. Pero may nagsabi sa akin eh. Eh, pogi pala siya, no? Si Ace. Ito yun naman. Eh. Pero dumadami na parang naniniwala na ito. Siguro totoo yun kahit konti, di ba? Kung maniniwala kayo. Okay? Kaya sinabi ko yon sa inyo rin. Ganun, kaya ganito yan. Kaya natin pinag-aaralan itong mga itong bagay. Lalo anak kayo ng Diyos, may kailangan kayong gawin, dapat may confidence kayo, gawin yun. Pag wala, hindi kayo magiging effective, hindi yung mga gawin, dapat yung gawin. Okay? Especially sa soul winning. At minsan, ito mga ito, yung mga preaching class natin, di ba? Napaganda niyan. Hindi yan yabang lang, huwag mong pikiin. Alamin mo! Amen? Kahit kasing tandaan ko eh, Jun, bata pa yan. Amen? Eh si, ano din, nangarap din daw. Ang ganda nun. Lahat sana ng lalaki. Kung ngayon, medyo, ano ka pa, nasasana yung bad, lalo pag alam mong totoo, sasabihin mo lalo na alam mo may value yung gagawin mo. Pastor, hindi ako ganyan katalino. Wala naman nag-umpisa ng alam lahat eh. Diba? Kaya naalala ko si Pastor na naman. Sabi niya, diba? Ano sabi niya ng ano? Anniversary. Si Ace, hindi nga nagsasalita eh. Ngayon, ayaw nang tumigil. Diba? Sabi niya. Kasi nga, wala. Ang dahil kailangan sabihin eh. Amen? So, yon ang aking objective ngayon sa inyo. Yung mga nakakahiya sitwasyon, iwanan nyo, iwasan nyo hanggat maaari. Kung andyan na kayo, palitan nyo. Dahil lahat ng tao nagkasala. So, huwag ka naman magtago ka na lang dyan, di ba? Na, wala na, nakakahiya na ako forever. Hindi, nakakahiya ka nung may ginawa kang mali. Ngayon, move on! Amen? Dagdagan mo, paano ka tayo magkaka-confidence ngayon? At yung mga nawalang tiwala ng Diyos sa atin at ng tao, paano yung mababalik? Pwede yan. Yan exactly yung ating tema ngayong umaga. Kaya ngayon, iwasan natin condemnation,
Yung shame, alam natin nakakahiya, trust, ibalik natin yung confidence sa ating sarili. At mamaya, obviously, sa Diyos yan. So, tatlong bagay. Number one, puro sa 1 John lang po tayo. Napakaganda ng 1 John. Sinong paborito yan? Ang daming famous verses dito. Yung love, God is love, of course. Ano pa, John 1. Yung sinabi, love not the world. At marami pang iba. Dito sa chapter 3, ang paborito ko dito yung 1 John 3:16. Kasi parang John 3:16, di ba? Ano yung John 3:16? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life. Ano yung 1 John 3:16? Hereby perceive we the love of God, because He gave His life for us. He gave, laid down His life for us. We ought to lay our lives for the brethren. Ganda nun, di ba? Ganda yun ang verse natin. Ang verse natin sa 21. Okay, dito na tayo sa jabi dito. Ayan na nga, ito yung sinabi dyan eh. My little children, let us not love in the let not love in word. Ibig sabihin yung, ay, mahal kita, pero hindi naman. Huwag salita lang, sa gawa. Amen? Amen. Pasto! Mahal na mahal ko ang Panginoon. Hoten ka. Ay, may ano ako eh, gagawin ako eh. May competition kami sa ML eh. Ano naman yan? Naglalaba ako eh. Mahal mo ang Diyos, no? Really? Huwag lang sa salita. Neither in tongue. Ganon din yun eh. But in deed and truth. Hereby we know that we are in the truth and shall assure our hearts before Him. Makakasigurado tayo. Okay, bakit daw? For if our heart condemn us, God is greater than our heart and know it all things. By the way, babalikan natin yung introduction natin kanina sa Babylon, ha? Ano na yun? Panghuli na yun. Basta ang kwento doon yung Babylon, again, ginamit ng Diyos sila para sirayin yung Israel, pero hindi pa sila off the hook. Ibig sabihin, paparasapan sila ng Diyos. Kaya mayabang sila later, sabihin doon, gagatiya sila ng Diyos. Pero dito na, mga mananampalataya tayo sa 1 John eh. Sabi dyan, oh, for if our hearts condemn us, ano sabihin ng heart condemn us? Sabi natin kanina, pag kinundem, kinulong or hinatulan, di ba? Bakit ka iko-condemn ng puso mo? Pwede ba yun? So, balik tayo kay Vice Pangit, di ba? Obviously, hindi siya kinukundim ng puso niya. Ibig sabihin ba, hindi siya masama? Hindi, kasi ka pinepeke niya eh. Obviously, pinag-usapan natin naman, hindi mga reprobate. Ang normal na anak ng Diyos, pag may ginawang masama, may hiya. Amen? Kasi iba natin kasama, nasobrahan naman, sabi, pag hindi ka nahihiya, nagkasala ka, di ka ligtas. Hindi naman ganun. Ibig sabihin lang na, habang tumitigas yung puso mo, hindi ka na nahihiya. Kunwari, panay ano ka, ano na lang, well, I can late. Okay na to eh, lagi naman yun. Alam na naman din na lagi akong late eh, di ba? Kaya lagi akong ano, hindi makisusuot ko. Lagi akong nakashort, so bye. Okay na yan, di na ako nahihiya kasi tumigas na yung puso mo. Pero, pag dinil yan sa'yo, kunwari, matalino yung pastor mo, dinil niya, naintindihan mo, mali pala yun. Yung pa late-late, pa short-short, at pa mga salitang, alam, anyway, natutunan mo, di ba? So ano nangyayari sa'yo ngayon? Magkakaroon ka ng hiya. Next time na, ma-encounter mo yun, no? Kaya mag-iisip ka, naku, lalabas akong ganyan, masama daw yan eh. Naka-shirt lang ako, ano ako, matutulog. Diba? Nakita niyo yun? So, yung heart mo, kinokondem ka pag tama, may konsensya kasi nasabihan ka. So, dapat daw, iwasan natin yun. Kaya sabi dito, for if our heart condemn us, God is greater than our heart and know it all things. Naintindihan niyo ba yun? Ulitin ko lang ha, bagalan natin. Ang text natin sa 21, pero introduction, sabi dyan, yung puso ng iba naman sa atin, masyado nang mahihain. Diba? Sobra naman. Mahaba na yung suot mo, kaso, nahihiya ka pa rin kasi may nasanay ka na, inaasal ka, diba? Na kung sino-sino. Yung mga, ayokong maging graphic eh. Pero yung mga, may mga malakas kasi yung mga asar eh. So ngayon, kahit hindi ka na dapat mahiya, nahihiya ka pa, di ba? So yun. So anyway, dumarating daw sa atin yun. Sabi natin gano'n, nagkasala ka. Yung iba naman, sobra-sobra naman, di ba? Masama yung ginawa mo, yung pag-deal nila sa'yo, nasobra naman. Either minura ka, pinamalita pa sa ibang ano man yan. Di ba? Alam mo, kung nga sabihin, sinabi ko sa inyo kanina. Anyway.
Ay, pastor, great trick ka pala. Huwag yung sabihin nyo sa iba. Anyway, ano pa? Gusto ko sabihin. Yan, so, may mga tao nyo. Ang excuse ko doon, una, hindi naman ako yung gumawa ng sarili ko, di ba? Sa bata pa naman ako. Kahit na sabihin natin ganitong edad ko, ginanun ako. Nakakahiya, di ba? Kasi nasabi dito, God is greater than our heart. Kung nahihiya ka, alam naman ng Diyos lang lahat ng bagay. Obviously, sinasabi dito, huwag ka dapat mahiya. Lalo pag nasa lugar ka. Again, kung talaga nagkasala ka na, nire-restore ka ng Diyos, anong dapat mong gawin? Puro hiya ka pa rin. Pastor, anong, dadalas ka na rin yan eh. Dito sa atin. Pastor, ayoko na mag-church kasi fill in the blanks, kung ano man yan. Sa palagay mo, ikaw lang yung nagkasala. Kaya hindi mo dapat gawin yun, tama? Hindi na ako mag-church kasi hindi ako nang pag-church last Sunday. O kaya, pastor, yun nga, meron akong in love ako sa unbeliever. Masama yun. Pero, ano gagawin natin? Move on. Diba? Dahil alam lahat ng Diyos, ano, hindi ka dapat mahiya. Mag-sorry ka sa Kanya, pag pinatawad ka, wala nang pakialam yung iba. Hindi sa nagawa mo. Again, may consequence yan, pero, sabi dito, dapat magkaroon ka conviction. Kaya sa 21, sabi dito, beloved, if our heart condemn us not. So, yun. So, kabaliktaran, ha? So, pag kinocondemn ka ng puso mo dahil anong bagay, ha? May past kang nagawang masama talaga, or mga inaasal ka lang, or sobra naman yung judgment sa'yo ng iba, alam lahat ng Diyos lahat. So siya yung patas, at again, kung pinatawad ka na niya, wala nang pakialam niya. Mas mabigat dapat ang sinasabi ng Diyos para sa'yo kaysa sa sinasabi ng ibang tao. Nasabi nito, beloved, if our heart condemn us not, nabaliktad na, ibig sabihin, naintindihan mo na okay, nagkamali ako, pero pinatawad ako ng Diyos, salamat sa Diyos. Ngayon, gagawin ko na lang yung tama. Okay? So, darating na point pala, kahit dati hinihiya ka, pwede kang hindi manghiya at dapat kayo hindi manghiya ngayon. Kaya sabi dyan, we have confidence toward God. Yun po yun. Okay? Kaya, ang point number one natin, again, dalawahan to ha, why and how we should avoid shameful situations. Bakit at paano natin ma-avoid? Or parang hindi tayo mahiya. Kung talaga nahihiya tayo ngayon, parang tayo hindi na mahihiya in the future. So, number one, nakita natin dyan, bakit tayo dapat umiwas? Kasi, sabi dyan, ano yung mangyayari sa'yo pag wala kang confidence? Pati puso mo, kinocondemn ka na. Naalala nyo yung kaninang condemnation. Ano magagawa ko pag kinulong ka na? Pag hinusgahan ka? Again, sa politika, ginagamit nila yan. Para yung opinion ng isa, kunwari, tumatakbo sa kumakandidato si Brother James, saka ako. So, isa sa mga ginagawa ng mga kakalaban niya, pinapahiya to, di ba? Para hindi siya magkaroon confidence. At pati confidence ng tao, mawala sa kanya. Ganun yan eh. So, pero again, kung ginagawa mo yung tao, inaayos mo yung sarili mo sa Diyos na, hindi ka dapat mahiya. Ngayon, pag nahiya ka, ano yung mangyayari sa'yo? Ang nilagay ko lang dito, condemnation will take away our confidence. Pag ikaw, nahiya ako, napahiya ka, okay, depende yan kung may ginawa ka talagang mali or pinagbintangan ka lang. Still, pag ikaw ay kinundin na ng iyong puso at ng ibang tao, mawawala yung confidence mo. At therefore, ano yung mangyayari? Naalala niyo yung introduction natin kanina, pag may confidence ka, magagawa mo yung dapat mong gawin. At pag wala confidence, hindi mo magagawa yung dapat mong gawin. Again, ha? Number one, why we should avoid shameful sin? Kasi mawawala yung confidence mo. Amen? Nakakita ka na ba ng dating bata na dito lang sa church na lang, hindi tayo lalayo. So yung mga ibang bata, ang saya nila sa church. Kasi alam nila na natututo sila sa salita ng Diyos, maayos yung mga tao dito, mabait, in general, okay? So, pero pag may ginawa silang mali, anong mangyayari? Dahil alam nila, si Pastor, sumisigaw pa dito, laban sa kasalanan. Ano nangyayari sa kanila? Bilang anak ng Diyos, nagkamali ka, ano dapat mong gawin? Mag-sorry, 1 John 1:9, ang sabi doon, but if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Pangako ng Diyos yung kahit sa mga anak ko, kunwari, nagkamali Stephen, nag-sorry na, alam ka ng araw-arawin ko pang paalala sa akin. Kasi hindi naman tayo ganun, di ba? Ganun din sa church, hindi tayo ganun. Pero, di ba, hirap na silang bumalik.
Ang nagko-condemn na sila sa mismo sa kanila, yung puso na nila. Minsan, ibang tao din. Pero pinaka yung puso. Kasi ibang tao pwede mo ignore. Paano yung puso mo? Kaya ngayon, number one naman, how to avoid. Kung bakit tayo dapat, ano kasi nawawala yung confidence natin, eh paano nga? Nasabi po dito, if our heart condemn us not, medyo simple lang, no? So kanina, condemn us, may problema ka. Pero pag nawala yung condemnation ng puso mo, sarili mo, ano mangyayari? By the way, anong pag sabihin ng heart? Madalas po yan po ay sincerity. Kung naalala nyo lagi sa soul winning, ginagamit ko yan kasi sa, sabi sa sabi doon, Romans 10:9, di ba? If thou shalt confess with thy heart the Lord Jesus and shall believe in thine heart. Bakit sa puso yung sincero? Ibig sabihin, hindi ka nag-joke at talaga naniniwala ka. Ngayon dito naman, eh paano nga pastor, may nagawa nga akong masama and therefore yung puso ko, wala ka nang magsinungaling yan. Di ba? May kilala akong ganyan eh. Eh, kalimutan mo na yun. Kalimutan mo na eh. Okay na eh. Hindi, hindi. Ramdam ko pa rin eh. Yun ang problema mo. Bakit nananatili yan? Sino nagko-condemn sa'yo? Okay? Ngayon, kaya gumugulo to kasi nga yung mga ibang tao na hindi sincero eh. Papakita nilang okay na ako pero hindi naman. Kaya anong solusyon natin dito? Paano natin ma-avoid na yan? Okay? Hindi sabi nga dyan, yung puso mo hindi magsisinungaling, sabi nga nila, di ba? O paano yun? Kung yung puso mo hindi magsisinungaling, pag may ginawa kang masama, sasabihin yung puso mo, oy, masama yan eh. Anong dapat mong gawin? Para hindi ko na-condemn ng puso mo. Hintuan mo na yung masamang ginagawa mo. Tapos. Kaya number one, avoid things that cause condemnation. Lahat yan. Alam mo, pag late ka, wala mang magsabi sa'yo na, oy, late ka na. Wala mang magsabi sa'yo nun. Alam mo yun eh. At mababanggit na naman sa pulpit yun. Kasi nga, madalas yan na example. Na hindi pa man lang example yan ha. Eh, may mga example na talagang pang ano lang, pang bungad lang. Kung ayaw mo makondemn, number one, umiwas ka na yung mga masamang gawain, iwasan mo na. Dahil yan ay magkokose. Yan yung nagko-condemn sa'yo. Na-late ka, ay may magsasabi niyan. Hindi mo magsabi. Iba yung tingin sa'yo. Di ba? At, ako na, si pastor, hindi ko nakita yung mga late. Basta, ano, kala mo ikaw yung pinapa, ano, kasi late ka naman talaga, di ba? Or yung, na, yung mga sasabi ko sa inyo, dito kayo, pero hindi kayo nakikinig! At yung puso niya wala dito kasi nasa labahin kung saan man yan. Di sa pool ka na naman. Eh, pero hindi ko alam yun. O sino nag-condemn sa'yo? Puso mo. Ngayon, kung tinigilan mo na yon, wala na magko-condemn sa'yo. Makita niyo yan? Medyo simple, no? Hintayin niyo yung dalawa. So, number one, why we should avoid shameful situation? Kasi, it will take away your confidence. Hindi mo magawa yung dahil mong gawin. Paano natin ma-avoid yan? Avoid mo na yung mga dapat mong hindi gawin. Alam mo naman yan, nililista natin lahat ng kasalanan kaya sa atin, tiniseries natin. By the way, itong sermon na to, both yan sa sins to avoid tsaka sa ano yung positive na series natin, virtues to have. Yan, okay, virtues to have. That's number one. Number two, ano, gusto kong paabutin hanggang hapon ha. Ito dapat yung one eh. Ibasa nyo. Hanggang 28. Ready, go. These things have I written on you concerning them that seduce you. But of the anointing which ye have received of him abideth in you, and ye need not that any man teach you, but as the same anointing teacheth you of all things, and is truth, and is no lie, and even as it hath taught you, and ye shall abide in him. And now, little children, abide in him, that when he shall appear, we may have confidence, and not be ashamed before him at his coming. Sino yung darating? Okay, paulit-ulit siya sa Bible, di ba?
Yun ang pinaka-climax niyan. Ngayon, iba, malakas ang loob, di ba? Hindi maglingkod, patamad-tamad. Ano pa yung ginagawa ng iba? Hindi nagtatapat, bunging-bunging, or placing-placing, hindi maglingkod, medyo lang. Isang araw, darating ang Panginoon. Amen? Dahil sinasabi natin, example natin, mga bata, pag sinabihan ka na, magsaing ka na, pagdating ko, dahil malinis na. Ay, naglaro-laro pa. Tapos nakita niya yung oras. Hala! Mamadali ka niyan, di ba? Eh, mabuti kayo, sa Panginoon kasi hindi natin alam exactly. Di ba? Exactly. Pero may mga clue din. May iba naman. Hindi naman tayo pretty. Pero still, alam natin darating ang Panginoon. Ano mangyayari pag dumating ang Panginoon? Sige nga. Ngayon, dami na hindi naniniwala sa kanya. Ang dami ngayon, mga babanjing-banjing, kalokohan pa yung iba. Hindi siniseryoso yung preaching. Hindi siniseryoso yung Bible. Pagdating ng Panginoon, ano sa palagi nyo mangyayari dyan sa mga ganyan? I-picture nyo na sa utak nyo para alam nyo na yung gagawin nyo. Amen? Amen? Amen. Iba sa atin, lagi tayo ina-exhort. Soul winning. Aralin mo na yan. Kailan ka pa? Sasama. Kailan? Kailan may papractice? After ilang years? Dekada? May masasabi ka pa kung ibang church to. Mayroon sa atin, hindi. Hindi yung masasabi yan. Lagi kami pagkakataon. Kung di Sabado, pati Linggo. Mayroon tayong special occasion, mag-soul winning lang. Tapos may excuse ka pa rin. Ano, parang di narating ang Panginoon, di siya maniningil. So number two, yung mga example ko kanina, medyo nakakahiyang ewan lang yun. Pero ganito naman ang example ko ngayon. For example, kaya mga estudyante, meron kayong isang, ano na ba ngayon, quarter pa rin ba, sem na? Quarter, may quarter pa rin. Ilang linggo yan? Mating mga 1.5 months? Ganun ba yan? Mating 5 weeks. Alam mo, kaya nga pumapasok kung nag-aaral ka. Para pag-exam, alam mo na. At syempre, papasa ka. At least. Ngayon, pag nagpa-budging-budging ka ng 4 weeks, isang linggo ka na lang mag-aaral, ano mangyayari sa'yo? Ito sinasabi ko sa may mga estudyanteng may hiya pa. Yung iba, alam ko, wala na eh. Kaya na sabi ko sa dahil din minsan ganun. Yung iba, ang lakas mong asar eh, mga adult. Nasabihin ba naman sa mga estudyante, eh, hindi nyo magagamit yan. Baliktad eh. Anyway, kaya sinasabi ko sa may mga hiya pa. Sinong gusto ng bagsak dito? Paramihan kayo ng palakol. Sinong gusto dito? Hoy, 77 ako, oh, dami kong palakol. Wala naman sana. Itong mga anak ko kasi laging 90 to kasi ano yan, inuulit nila yan eh. Yun nga lang, bagal, di ba? Sino dito nahihiya? Pag ikaw ay 5 weeks ka nag-aral, tapos bagsak ka lang pala. Sino matutuwa nun? May kilala ako eh, mga friend natin, ganun. Mga post eh, parang walang pakialam, umuwagsak ako. Sana wala, amen? Bakit ayaw mo bumagsak? Pinag-usapan natin ngayon. Kasi, eh sa amin, ganun. Hindi lahat ha, pero madalas ganun. Pag-exam yan, hindi dala-dala ng teacher. Oh, yan na. Sambo, yan. Yung una, yun yung pinakamabaw. Di ba? Ma-o-honor ngayon, yung mataas. Chelsea, 74. Ganun. Rappi, di ba nakakahiya? Eh ngayon, ako sa totoo lang, dumating na rin ako sa ganun na pakialam dyan. Kasi nga, hindi naman ako yung tipong, ano eh. Ngayon na lang ako nagisisi. Pero nahihiya pa rin ako konti. Kaya dahil per section ako nun, kaya medyo ano, okay-okay lang. Pero hindi pa rin, di ba? Nakakahiya. Kaya number two, bakit tayo dapat mahiya at umiwas? Kasi nga, nakahiya. Especially, kaya na alala ko yung hinubuan akong gano'n. May crush pa ako doon.
Inang masaklap doon. Ewan ko ba't nagsama kami. Pareho kami first section eh. Pero nung year na yun, pareho kami nasa... Ayan, tanong ko. Napangiti si Chelsea. At salamat, nakaka-relate kayo. Ngayon, kung ako, unari. Nice, eh, church. Si Rapi. Bible quiz. Unari lang, may crush si Rapi sa school nila. Dito, wala. Rapi, 2 over 20. Okay lang yan. Diba? Ganun tayo minsan eh. Eh, sa school, naku, malalaman ng crush ko, ng teacher kong paborito, di ako nag-aral. Di ba, mas matindi yung kahihiyan mo, di ba? Kaya ang point natin, di patawad. Bakit dapat tayo umayos dito? Bakit dapat umayos? Bakit tayo dapat mahiya? At umiwas, pag alam mo na kaya, bakit dapat ka umiwas talaga? Lalo itong pinag-usapan natin, spiritual. Again, ulitin ko, yung mga, ako, kaya kinakwento ko sa inyo, hindi na ako nahiya kasi hindi na alam yun eh. Saka tandaan na ako eh. Kaya sa, yun nga, pag napag-usapan yung mga batchmate natin, ganyan, may emotion yan eh, na natatouch, ayaw ang gatmari, ayaw mo pahiya kasi ay, baka mayabang ka dati, whatever. Kaya nakakahiya minsan, at ayaw natin mapahiya kasi hindi natin gusto yung emotion na yun, diba? Mapahiya, maraming kasama yun. At minsan, hindi lang yung emotion, kahit patigasin mo yung puso mo, may kaduktong yun eh. Kaya nababanggit kayo yung crush, diba? Kung medyo nakangarap ka dati na sakali, baka magustuhan ako, baka sakali. Tapos napahiya ka, patay ka na. Bagsak na bagsak ka. Amen? Down na down ka nun. Maganda sa klase, ano? Kaya napahiya ako. Medyo. Nakakalimutan ko yung props ko. Kaya pala ako may ganito. Hira. Anong pagkakaiba nito? Alam nyo ba kung ano to? Ano to? Ha? Ha? Swatter, yan. English kasi. Anong pagkakaiba nito ng dalawa? Bukod sa size, kulay, shape, design, brand. Ano pa? Ano napansin nyo? Itong isa, ang hirap itayo. Yung isa, kanina pa nakatayo. Anong pagkakaiba? Okay. So, kumbaga sa confidence level, sino may confidence kanina hindi babagsak? Bakit? Anong meron to? Itong bagay na to. Kasi pag wala yan, wala rin to eh. So ito, yung dami ko ginawa sa introduction. Anyway, tingnan nyo yan ha. Isang bagay na pareho lang naman dalawa, pero pag merong anon, nagiging stable and therefore, andun yung magtitiwala ka na hindi mabubuksan, mababagsak yun, diba? Kaya number one, again, bakit tayo dapat umiwas? Kasi mawawala yung confidence natin. At paano nga tayo makakaiwas? Huwag mo nang gawin yung dapat mong hindi ginagawa. Okay? Yun yun. Pag hindi mo na ginawa, points. Kakaroon ka niyan, hindi ka mahihiya. Pero number two, dito naman, ano sabi dito? And now little children, abide in Him that when He shall appear, yan nga, may nag-usapan kanina, di ba? So, balik tayo doon kay Rafi, so, hindi ka pa tapos. So, Bible quiz, wala yan. Eh, doon sa papa-impress si Rafi, kunwari, may question doon. Naku, mas kinakabahan ka, di ba? Kasi, ano nagkaiba? Dito sa church, wala yung crush mo, wala kang pakailan sa mga tao dito. Doon, meron ka biglang nagkaroon ng pakailan. Diba? Nalulungkot ako dun. Kahit di mo crush, dapat may bigat yung aking salita, diba? Sana. Sa inyo, amen? Amen. Imagine mo kung ako nagsabi siya, si Rapi, mabuting bata, diba? Eh kung mabaliktaran, ganun din. Anyway,
O, sagad na natin. Kaya sabi dito, and not be ashamed before His coming. Before Him. Sorry. And not be ashamed before Him. Ibig sabihin, sino yung dapat natin piniplease? Yung crush mo, nawawala rin, mapangit din yan, kung ano man, mapapasa iba rin, or kung ano man, nakakalimutan mo rin, teacher mo, ay, masungit, mga teacher namin, nagkamangbata yan, ha. So, sumalangit na, anyway, yung isa, sinirang ko eh, kaso, sinigawan ako eh, yung isa din, ganun din. Kasi na-meet ko nga sana ito man lang yung aking, ano, makakuha. Ayaw. Nagdadahilan. Pero ang Panginoon lagi andyan. Amen? Amen. Hindi ako ibig sabihin, alam niya lahat eh. Siya yung dapat kong i-please. Hindi ko sino-sino ng tao. Yung boss ko dati, sinabi sa akin, Ace, papayamanin kita. Eh, noong, hindi ako naniniwala nun eh. Ngayon, alam ko na hindi. Pero ang Panginoon Jesus, ano, siya yung mag-judge. Siya yung darating, siya yung nangako, darating siya. At yung reward niya, nasa kanya. Doon tayo mahiya. Amen? Amen. So, bakit tayo dati muna? Kasi nakakahiya naman na pagdating ng Panginoon, hindi tayo worthy. Di ba? Ezzy, ilang ka naligtas? Ilang taong nga? 9 years old ka, ligtas ka na. Kunwari lang, namatay ka ng, ano, kunwari lang, ng 30 years old. Ilang taon yun? 21. Naging Kristiyano ka. As dumating ang Panginoon, sabihin, 31 years Kristiyano, ilan ang na-soul win mo? Di ba? Nakakahiya, di ba? Eh, pues, hindi, ano kasi, hindi ko natuto. 31 years, hindi ka na-aral. O kaya si Pamela naman, Pamela, ilan taong ka naligtas? 12. Diba? Namatay ka ng 30 na lang din. Ilan yan? Para madali sa math. Ilan? 18. Ano ba? 18 years ka, Pamela, naligtas. Ilan na na-solvein mo? Ay, di, tapos na ako dito. Ilang church na lang inatenan mo, ganun. Eh, ano po eh, kalahati lang po eh. Bakit? Di ba nakakahiya sa Panginoon? Nakikita niyo ba yun? Lalo na ngayon. Basta bata pa ako eh. Eh, paano pag tanda mo, nasanay ka na. Na hindi naglilingkod ng gusto kasi nasanay ka na nga. Doon mo, imagine mo yung araw na yon pagdating ng Panginoon, ano, nakakahiya. Wala kang excuse doon. Kaya nga sabi, mga matanda ito, si Ate Mas, nag-memory verse pa na, tuwa ako. Amen? Amen. Kasi ang dami natin kilala dyan, laging excuse, labada. Ah. Si Kuya Jun, salamat, nandito ngayon. Iba, nagtatrabaho. Wala tayo nagtatrabaho. Paano wala kang panahon sa church? Ano ka? Sinungaling ka pa? Diba nakakahiya sa... Lahat alam niya eh. Alam niya lahat. Kaya i-picture niyo yung gusto niyo, ayaw niyo. Balik muna tayo sa ibang, ayan, nabanggit ko na pala kanina yung exam, sa sanlibutan pa lang yun, ha. Lalo sa Panginoon. Kaya point natin, how? Paano natin iiwasan yun? Nandyan lang sa verse na yan. Let it go. And now, little child, anong kailangan mong gawin? Abide in Him. Kaya yung mga bumabagsak sa exam, ano? Ganon din naman, pumapasok din naman. May time naman mag-aral. Sa bahay, pwede rin mag-aral. Kaso hindi nag-abide. Nag-abide sa laro. Puro laro. Hindi nakikinig. Yung utak nasa iba, iniisip. Yung crush-crush, Facebook, ano man yan. Ang uso ngayon, photo love, no? Alam ko din yan. No? Kaya, kilala ko ito, ba't pumogi, gumandan? Photo love pala. Kunwari, naasal ka nun eh. Ibig sabihin, dinadaya mo ibang tao, dinaya mo sarili. But anyway, wala na sa kanila, wala na shame. Nagmamalaki pa. Anyway, kung mababaw ng bagay lang nun, okay lang. Pero imagine nyo, ang Panginoon, alam niya lahat. Nakakahiya tayo, hindi tayo karapat-dapat. Ngayon, ano yung dapat natin abide? Ibig sabihin, again, sa pag-aaral, mag-aaral. Hindi naman kailangan lagi mag-aaral, kailangan lang at least sapat. Pag alam mong mahina ka na, aba, reviewin mo na. Amen? Ganon din spiritual. Pasok na tayo agad. Dahil, gutom na ako. Alam mo naman, spiritually, sino yung malakas? Ha? Yung absent? Yung hindi nagbabasa ng Bible? Eh, pastor, di ka naman maintindi. Eh, kung nagbabasa ka, at least magle-level up ka, di ba? Alam mo yung kwento, alam mo yung mensahe.
Kung sumasama ka sa halala, nako, ang dami mong nakukuha mensahe. Dalawa kami ni Bad. Na nasa YouTube lahat yan. Ano pa, excuse mo? Wala akong load. Magpa-load ka. Iba sa inyo, nag-TikTok na naman. Kung ano man yan, kailangan nyo din ng load eh. Okay, may tip ako sa inyo sa smart. Maraming freebies. Okay? Kapag-YouTube kayo, kahit malaki ang data nun, nililibre, hindi na nililibre, pero may discount yon. Wala kayong excuse. Kung napanood nyo yun, anong pinapanood nyo sa YouTube? Kung napanood nyo si ganyan, alam nyo yun? Wala na, laos na ngayon yun. Eh kung si Pastor Reyes na lang pinanood nyo, natuto pa kayo. Amen. Kahit hindi ako, basta Bible preaching. Amen? Number two, anong kailangan natin gawin? Una, iwasan yung mga masamang bagay para hindi ka nahihiya. Pangalawa, dapat consistent ka. Pag sinabing abide, doon ka na nakatira. Amen? Kaya sa church, lagi na lang sa church si, ano, sino ba lagi dito? Yung talagang andong ka lagi, alam mo yun? Si DM yan, DM. Si Julia. Ito mga to, syempre, automatic na yan. Bahay na nila to eh. Ganun na yun. Anong pasta man ang meron dyan? Wala ka bang exam? Wala ka bang trabaho? Obviously, pag nag-abide tayo sa Panginoon, ibig sabihin, now little children, abide in me. Ba't binanggit yung little children? Kasi nga, kahit matanda ka na sa Panginoon, ibig sabihin, lagi ka nakaasa sa Kanya eh. Para kang bata na kahit ako ngayon, aral pa rin ang aral. Alam mo na yan eh. Hindi, dahil kung gusto malaman pa. Amen? Dapat ganun kayo. Nakatira ka na sa Panginoon, ibig sabihin, abide in me, hindi ka na umaalis. Hindi yung backslide ngayon, spiritual ngayon, sa next month na naman, hindi na naman kasi mayroong activity kung saan. May iba ngayon eh, may something ngayon eh. Hindi ka nag-a-abide. Pag hindi ka nag-a-abide, kitang-kita agad dyan. Paliban-liban, pa-late-late. Hindi nagko-communicate. Ano ka na? Mahihiya ka. Kasi later, yung kaya mo na palang gawin, kung nag-stick ka lang sa programa ng Panginoon, eh, ba't sila ngayon, nag-mature na si kapatid na ganyan, mature na siya, ganito yung ginagawa niya, marunong siya mag-soul winning, itiwala si pastor sa kanya, bakit kaya, bakit sa akin wala? Baka hindi ka nag-a-abide, natatakot sa'yo si pastor, baka, di ba? Si Bud, natatakot sa'yo kasi wala, hindi ka pagkatiwalaan. Kasi pinagkatiwalaan ka, pinahiya mo lang. Ngayon, wala kang tiwala sa, bakit nga? Huwag mo yung pasa yung sisi sa iba. Amen? Ngayon na, yung gusto kong sabihin. Kaya mamayang hapon, part 2 ko na lang to ha. Sana nandito kayo mga, pagtiwala ba ako sa inyo? Nandito kayo mamaya? Nasa inyo na yan. Nabitin tayo eh. Sinapakaganda nito. Sana, obviously dalawa yung gusto natin objective ha, hindi ko nabanggit kanina. That the brethren have confidence in the Lord in His work. Hindi yung parang wala at tiwala ngayon to, ganito. Lalayin ba sa inyo? Alam ko iniisip nyo, kaya ayaw nyo sa church, ano, or medyo ayaw nyo sa church. Anong iniisip nyo? Iniisip nyo, walang kwenta tong church na to eh, sa totoo lang, di ba? Eh, ano, sila-sila lang, di ba? Nagsasabi ko lang sa inyo yung asawa ng sinong pinsang ko ata yan. Ilang kayo dyan? yan lang eh. Wala kayong confidence eh. Alamin nyo, kung ito ba'y ma-legitimate na church, maayos na church, maglingkod kayo sa Panginoon dito. Pero kung hindi, di umalis na rin kayo. Wala pala kayong mahapala eh. I-ano nyo yung sarili nyo, ang tayo dito. Alamin nyo yung dapat nyo alamin, and then, mas maaga kayo mag-decide, mas okay. Amen? Kaya nga, nabanggit ko kanina, mayroon tayong disiplina. Isa naman ang treatment ko sa lahat sa inyo eh. Wala naman akong paboritong ewan dito. Ngayon, iba, medyo maayos kasi, kaya minsan, pinapabura kasi nakakatuwa eh, di ba? Pero pag hindi na, kasar. Huwag kayong maninisi. So mamayang hapon, yung last point na lang is, mamaya na yun. First John pa rin tayo. So sana nawa ay, marami kasi akong inaano, kung napansin nyo, marami akong dinidil. So, yung mga mahihain, hindi kayo dapat maging mahihain. Kung nahihiya kayo, alamin nyo yung dahilan. Baka legitimate naman, kaya kayo nahihiya kasi may ginagawa kayong masama or wala kayong ginagawang mabuti.
Nakakahiya talaga. Okay? Then mamayang hapon, baka ito yung ano na, doktrina na naman tayo dito. Sana huwag kayong mawala. Amen? Amen. Okay, tanyo na. Nakapagtiwala ba ako? Amen. Parang wala akong confidence dun ha. Ako mapahiya ako mamaya. Magkalahati na tayo, pahiya ako. Hindi. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita again na pinagsalusaluhan namin. We pray and ma-address yung mga dapat ma-address na problema at kung ano man yan na medyo papahirap sa amin. May naglilingkod lang naman sa inyo. Kayo po yung may tataas dapat. At minsan may mga mahirap na sitwasyon, Panginoon, either talagang pagsubok o minsan, Panginoon, bunga ng aming pagkakamali at pagiging matigas ang ulo. So I pray na tulungan niyo po bawat isa at gabayin niyo po kayo nakakilala sa amin kung gano'n kayo makahina o ano yung advantage namin naman. Kumita niyo lang po kami at tulungan. Lalaanin niyo po yung mga kapatid doon na usubok din at yung iba na talagang kailangan ning mapahiya minsan para makaisip-isip, Panginoon, na mali yung ginagawa at ginawa. I pray na, again, ang aming pinaka-focus, the end, kayo po yung mag-glorify, and therefore, ang gagawin namin yung mga bagay na makakalugod sa inyo. Yung mapuri, Panginoon, of course, all winning, napaka-importante, kaya dapat alam namin na yung doktrina, Panginoon, hindi madali minsan, makakompensate yan ng, of course, ng aming pag-attend, mag-iisip, mag-aaral, dahil yung mga bagay na mahirap pala, pwede maging madali sa tulong niyo, Lord, at sa tulong ng Church, Lord, so mga kapatid. So, ilang po, Lord, kayo malulati at kayo rin po magbasbas na aming kakainin. Maraming salamat po sa patuloy na po-provide sa aming fellowship, Panginoon. Makamusta yung dahil makamusta. Pag-usapan mamaya. Mga dahil pag-usapan. Makadagdag kami, Lord, ng presentation ng mga young people. At magkaroon kami ng confidence sa inyong ministry, Panginoon, dahil na kukurunahan niyo ang aming mga gawa ng tagumpay, Panginoon. So, sumahan niyong bawat isa sa aming spiritual life, Panginoon. Again, ang pagkain. Basbasay niyo po, Lord, ang soul winning mamaya. Practice at ang patuloy ng mensahe ngayon. Ngayon mo lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.